siyang nagawa? Mapasukin niyo na lang po kami, ma'am. Sandali lang. Hindi ba edi basta na lang kayo pumasok dito? Pinahintulutan kami ni Carlo Kip. Gawin niyo na. Carlo, may mga taong pumunta rito. Hinahalugod nila ang kwarto mo. Alam ko po. Ano bang problema? Maliit na bagay lang po yan. Mabuhay mag-alala. Oh, sige. Tayo na. $10,000 ang dinoposit sa account ni Carlo Kim. Carlo, ito ba ang bankbook mo? $10,000 sa account mo. Pero wala po akong kinalaman dito. Hindi ko nga alam na may nag-transfer ng pera eh. Ang lakas ng loob mo para gawin yan. Pero sir... Punong-puno na ako sa'yo! Layas! Sa account mo? Hindi ko nga alam kung paano napunta sa account ko yung perang yun eh. Sinubukan kong tawagan yung taong nagkakalat ng chismis pero wala daw siya, nagbabakasyon. May alam ka ba tungkol sa pamilya ni Allison? May sinabi siya sa akin tungkol dun sa nanay niya. Ganun ba? Pero wala naman akong alam tungkol doon sa kapatid niyang lalaki. Teka, hindi kaya may nagpe-frame sa'yo? Ano sabi mo? Sino naman? Yan ang kailangan kong alamin. Huwag kang magre-resign hanggat hindi natin naaayos to. Tandaan mo yan, Carlo. Maliwanag ba? Okay. Papuntahin mo rito si Allison! Ano ba si Carlo Kim para sa'yo? Nang dahil sa taong yun, nasira ang reputasyon ko. Wala naman po siyang ginagawang mali. Mas masipag pa nga siya sa ibang mga empleyado. Walang dahilan para sirain niya ang kumpanyang pinapasukan niya. Pinagtatagol mo pa rin siya kahit na may ebidensya tayo? Buong buhay kong inalagaan ang reputasyon ko tapos basta na lang niya sisirain? Nasayang lahat ng pinaghirapan ko! Paano ko mababawi yun? Sapat na po yung formal statement niyo. Dapat sisantihin siya at kasuhan. Mommy! Alam mo kung anong pinagdaanan namin ni Jacob. Napakasakit marinig mula sa mga tao na isa lang akong kabit. Hindi tayo ordinaryong pamilya. Alam mo naman kung paano patakbuhin ang mga bagay-bagay dito. Dahil sa nangyari, hahanapan tayo ng mga competitor ng mali. Dapat naman kasi nag-ingat ka. Ay, tungkol sa mga sabi-sabi. Si Sharon kaya ang nagsimula nun? Ha? Ang tunay na ina ni Allison. Hindi siya yun. May ebidensya kami na isa yun sa mga empleyado ko. Talaga? Nakausap ko kasi siya. Tumawag yung nangungupahan sa bahay ko tapos pinakausap siya sa akin sa phone. Pagkatapos? Sinabi ko sa kanyang huwag niyang hanapin si Allison dahil kinasusuklaman lang siya ng anak niya. Hindi siya mapapatawad ni Allison kahit anong gawin niya. Kung matalino yung si Sharon, titigil na siya.